isa sa nakakalimutan ng mga micro and small medium-sized entrepreneurs, yung konsepto ng suki. You got to own and take care of your customers. Welcome to Pisobilities here in CBRC.tv. I'm your host, Armand Bengco of the Colaico Foundation and KSK, SMP Co-op. Hindi ako magsosolo sa discussion today. We have a special guest. She is, or she was ba, a production assistant and coordinator in ANC. And because her employment was seriously threatened, if not severely affected because of the ABS-CBN shutdown, she was forced to embrace the idea and actual getting into side hustles, sideline racket, or ano man tawag dyan, to earn extra income, additional income, or even new sources of income. Let us welcome sa show, Dominique Nathaniel M. Muli. Hi, Dominique. Hello po. Good evening po, sir. Good evening. Ito hong si Dominique. Sabihin ko na sa audience natin. Ano? Eh, nabasa ko po yung storya niya. Anong periodiko ba yun, Dominique? Sa Business Mirror po. Yung Business Mirror. Po. Yes po. Na-feature po kami kasi po isa din po kami sa actually, katulong ko po yung mga nakababatang kapatid ko po sa business na ito kasi without them po talaga, hindi ko rin po kakayanin dahil meron po akong day job and then pagka wala naman pong job, eh, sa free time ko po, talagang ipinupour ko po yung oras ko dun sa business naming tatlo. Okay. So, kwento ka nga muna. Paguhan ka lang sa ABS-CBN assigned sa ANC. Opo. Tama? Yes po. May, may 1 year pa lang po. 1 year and 6 months. Ah, okay. So, kung merong mang tanggalan na talagang mangyayari at merong marami sa inyo ang nawala sa trabaho, di ba kadalasan yung mga baguhan, yung mga probi at mga baguhan, yun ang usualing the first to let go eh, di ba? Yes po, yes po. Sa totoo lang po. Kaya natakot po talaga ako noon. Kasi po, especially nawalan din po ng work yung parents ko. Directly affected po kami ng pandemic sa aspect po na yun. Okay, okay. So, the threat, the fear factor came in. Kaya ka naghanap ng source of additional income, ng side hustle, yes, tawag natin. Pero noon pa man ba or dahil lang doon sa threat doon sa employment mo kaya ka naghanap ng ibang pagkakakitaan or dagdag na pagkakakitaan? Bilang minimum wage earner din po, sir, naisip ko na rin po talaga na mag side hustle noon before pa po mag pandemic. Pero super busy po kasi talaga sa production, sir. For sure, alam niyo po yun. Super busy po sa production. And wala po talagang oras ang trabaho. Pero, sir, kahit po ganun, na-enjoy ko naman po talaga. Kaso nga po, tumama yung pandemic. So, na-threaten po ako dahil nawala ng trabaho yung parents ko. And bilang minimum wage earner lang po, sabi ko, kailangan kong maghanap po ng paraan para umikot din po yung pera ko. Hindi naman po pwedeng nagsisave lang po ako and then gagastos sa bills tapos mag-aantay na lang po ng sweldo sa susunod para magkaroon po ulit ng panibagong pambayad. Hindi po lumalaki yung pera. Sa panahon po ngayon, mahirap po talaga na stagnant lang yung pera nyo sa banko kasi hindi naman po siya lalaki doon. So, kailangan po i-manage ko yung resources na lalo na yung social media. Sobrang laki po ng role ng social media sa side hustle po na ito. Kasi kung wala pong social media, hindi rin po kami makakakuha ng side hustle. Yeah. Prior to pandemic ba, inumpisa mo na yan? O noong nawalan lang ng trabaho ang parents,
there's a threat in your current employment. May sinubukan ka na ba before the wala pandemic? Wala pa po. Wala pa po. Ito po talaga yung first time. Bali sir, ang business ko po kasi, ang side hustle po namin ay online thrift shop po. So, online ukay-ukay po sa Instagram. Ah, okay. Opo, okay. Yun po yung business namin. Bali, kami pong sisters, lumaki po kami ng ukay po talaga yung pinagkukuhaan namin ng source ng damit. Bilang nasa lower middle class po kasi kami. So, hindi naman po namin parang ninais na mag-shopping sa mga mall, ganyan. Hindi po kami sanay ng ganon. Bali, madalas po talaga sa ukay po kami kumukuha ng damit. So, naisip po namin, bukod sa sustainable po siya, maganda po siyang habit na gawin ng mga tao eh, dahil po sobrang lala din ng pollution and all sa mga textile fashion natin. So, ayun po. Sinimulan po namin yung business nung isa na po sa parents ko ay mawawalan na po ng work. Parang bilang panganay po, naramdaman ko na yung urge na kailangan kong kumilos kasi wala naman pong ibang tutulong kundi ako po na alam yung sitwasyon ng buong family. We're a family of 5 po kasi, so I have 2 little sisters pa po, both in high school. So nagbabayad po ng tuition fee, ganyan po. Hindi po pwedeng tumigil yung pasok ng pera sa bahay, especially may rent din po, yun. Sobrang laki po ng blow ng rent ng apartment. Lalo na po 5 kami, and hindi kailangan po eh 2 kwarto. So, malaki po ang nababawas sa income po namin sa rent pa lang. What more sa tuition fee pa po ng 2 kong kapatid. So, kailangan po, magkaroon po ng ibang way na maging capable po kami na makakuha ng side hustle. And itong mga kapatid ko na po, super supportive po talaga nila na kahit may online class din po sila, tinutulungan po nila ako na mag-sale po yung ano namin, business namin. Kailan nyo inumpisahan? Nag-start po kami July lang po ng last year. Yes po. And currently, actually po magkakaroon kami ng bagong collection upcoming. Mag-14th wave na po kami ng collection namin. So, okay naman po. Thriving naman po. 14? Mag-14th collection na po kami. Bali, pang-14 na release na po ng ukay-ukay na kami po talaga yung nag-handpick nun. Pero syempre, following strict protocols po pag nag-uukay kami. Pang-14 na release na po namin. And somehow naman po, okay naman po talaga siyang source of income. Umiikot po talaga. Mga question ko, bakit yun ang inumpisahan nyo? At anong mga paghahanda at mga resources na kailangan nung pinasok niya yung online thrift shop? Di ba yun ang tawag dyan? Online ukay-ukay. Yes po. So, una po, syempre capital po. Before pa po nagkaroon ng pandemic, thankfully po, nakaipon naman po ako. Meron po ako extra money para po kung maisip. Ayan po, kunyari, katulad yan, hindi naman po natin in-expect na magka-pandemic. So, mabuti rin po na nakapag-ipon ako kasi nakapag-puhunan po ako. Tapos, syempre, yung nakabawas nga din po ng, di ba, hindi naman po natin maiiwasan na sobrang dami po nating damit kasi hindi naman po nagagamit lahat yun. Yes, so, yes. Nakapag-declutter po kami, ganyan. Tapos, marami din pong people na aware na ang thrift shopping, eh, mas maganda po talagang alternative yan kesa po mag-fast fashion po sila. So, una ay puhunan, nakakuha po akong puhunan sa ipon. Tapos, pangalawa po, kailangan nyo po talagang ma-immerse dun sa landscape, online landscape na balak mo pong kunin na market. No? Pagdating po sa thrift shopping, sobrang dami rin po kasi talagang thrift shop ngayon actually, sir. Meron pong significant rise and surge sa mga thrift shop online po. So, sinamantala din po namin yung surge na yun. And bilang passionate din naman po kaming tatlo sa pag-thrift shop namin. Parang mga 3 years, 4 years na rin po kami nag-thrift shop. So, ayun po, nag-work naman po. Siyempre, yung binibenta po namin is mga damit din na susuotin namin. So, bali, nasa taste din po namin sila. And nakakatawa po na marami rin kaming mga ka-taste na tao na tumatangkilik ng mga napipili naming hinahandpick po namin na damit. So, kailangan po, involved din po kayo sa market na yun. Kailangan naka-experience po kayong makabili din online para po alam nyo kung paano isi-ship yung items, paano kakausap ng tao, like paano kayong
paano mo i-set yung boundaries mo as a seller, kung paano mo sila bibigyan ng rules, and dapat absolute yung rules mo para wala pong dayaan na mangyayari. I'm sure maraming ano kasi, no? Yung dynamics na naglalaro. Pero yung unang binenta nyo, mga damit nyo ba? Or talagang puhunan, bumili kayo ng, anong tawag doon? Bail? Opo. Bail ba tawag doon? Opo, balis. Yung ano po, yung balis. Parang nakabundle. Opo. Oo, nakabundle. Ano yun? Damit nyo ba muna or yung bail o bale ang kinuha nyo at binenta nyo? Halo-halo po. Kasi po hindi po sapat yung damit. Kasi nga po nagkaroon ng pandemic. Parang yung mga damit po na hindi na sa palagay namin hindi na po magagamit, isinama na po namin doon. Pero majority po nung unang collection namin ay hinandpick po talaga namin. One of our selling points po sa pagda-thrift shop handpick po talaga, hindi po kami bumibili ng bundle, ganyan. Ine-effortan po talaga namin yung pagpili po ng damit. So, pupunta ka doon sa kung saan ka man bumibili. Saan ba yan? Baklaran? Taytay? Iba-iba po. Meron po sa... Opo. Gusto po kasi namin din na umiikot din yung pera doon sa mismong thrift shop. Kumbaga, nakikita po namin yung tao na nagbe-benefit doon sa pinangpupuhunan din po namin. So, madalas po kami bumili yung mga vendor lang din po na walang pwesto. Meron po dito sa Blooming Street, meron po sa Quiapo. Sa Quiapo po marami, sa Intramuros, meron din po sa Cubao. Yan po, yung mga wala pong pang-rent ng pwesto, ganyan. Yun po yung mga binibilihan po namin. Ano yung, gamitin ko na yung salita na ginamit mo, Dominic, ano yung selling point? Sinabi mo na marami ang nag-online ukay-ukay. Ano ang selling point noong online store ninyo? Ang selling point po kasi talaga namin, actually, hindi lang naman po kami yung gumagawa nito. Mas gusto po namin na pinipili po namin yung damit, nahahawakan po namin yung texture, yung style po pasok sa aming standards. Hindi po kami bumibili ng mga bundle kasi po minsan mas marami pa po yung hindi mabebenta, hindi po siya sellable. So kailangan po kung magiging practical ka po, parang mas practical na tignan mo na lang po yung quality ng items mo in person para po ma-sure mo na hindi ka malulugi dito, ganyan. Kasi hindi po ikaw pwedeng mag-business na ang reckless mo na bumili ka ng bundles tapos magugulat ka na hindi pala sellable yung karamihan. Parang ikaw lang din yung gagamit kasi alam mo po na maiiwan din po siya sa'yo pagka pinost mo na po online. So yun, tinatrabaho nyo talaga, no? Tinatrabaho nyo, mamili. Opo, talagang... Opo, sisinupin po talaga namin. Per rack talagang gaganunin po namin. Bawat hanger po talaga. Sisinupin, that's a very... that's a very important term. Sisinupin talaga, no? Tapos, sa yung unang beses nyo na namuhunan, nagsinop ng mga ibebenta at actual na nagbenta, naka-14 na kayo na cycle. Wow! Opo. Tutusin po, sir, medyo hindi pa po consistent yung pag-release namin dahil given po na may day job po ako, bali nakakapag-release lang po kami once or twice a month, pero marami pong shop na very weekly po nakakapag-release po sila. Ganun po kaganda yung market po ngayon ng thrift shopping po online. Okay. Dominic, total konti lang naman nanonood sa atin. Konti lang, mga apat. Pero, yung isang cycle, magkano puhunan mo? Ang puhunan ko po sa cycle, umaabot po ng hanggang pinakamataas na po ay mga 5K, 6K po. Ganyan po. Pag nabenta mo lahat, magkano ang gross sales? Dumadoble po siya, sir. Dumadoble po siya. Opo, mga... Siguro ang pinuhunan ko ay 5K, ang makukuha ko po ay 10K, babalik sa akin 10K, 11K, pagswerte po umaabot ng mga 13, ganyan po. So, malaking tulog talaga, no? Malaking augmentation. Opo, malaking tulong po talaga, sir.
malaking augmentation sa yung income na miskin na yon you admitted the minimum wage, parang may additional source ka equal to a minimum wage. Yes po sir, super so, helpful po talaga. Not working 40 hours a week. Kasi ang yes, minimum po. Sa ANC, minimum mo 40 hours a week. Overtawad pa kayo doon. Ang OT nyo, overtawad, di ba? Magkakapaw ka ng 50, 60 hours a week, kikita ka ng 12 to 15,000. Itong sideline mo, side hustle mo, na talagang you did some hustling, ha? Punta ka sa source, anong term mo? Sisinupin, di ba? Sinisinupin talaga. And then, of course, the marketing and promotion. Sino ang bihasa? Sino ang magaling sa marketing, sa online, sa Facebook, sa social media? Ikaw din ang humahataw nun. Opo, ako din po. Bali, nag-e-edit po kami ng mga pictures, ganyan, para po konting enhancement lang po sa itsura ng damit. Eh, syempre po yung dalawang kapatid, mga payating-ting din po. So, sila po mismo yung model ko. Sila po yung nagmo-model ng mga damit ko, tapos ako po yung nag-shoot sa kanila, ganyan. Tapos yung mom ko po, super supportive din po niya. Sumasama po siya minsan sa ukay, tapos siya po yung parang, konti tawad naman dyan, ganyan. Siya po yung nakikitawad po minsan pag bulto-bulto po yung binibili namin. Okay. Sa isang bilihan nyo, nakalabing apat na cycle ka na. Ano ba? Wave ba o cycle? Wave? Collections po yung tawag doon. Per collection. Bali, pang 14 collection na pinag. Mag-iiba-iba rin sigurado, no? Yung collection. Opo. Yung selling, kasama sa selling point mo, yan po yung second keyword, ha? Second set of keywords. Selling point or selling points. Kasama sa selling points mo, pwedeng magkaroon ka ng repeat customer kasi ibang set of collection na naman. Sir, super nakakalambot nga po ng puso pag bumabalik po yung customer na sunod-sunod po na collection nyo na, for example po, na una pants yung binili, tapos yung sumunod po namin, tops collection, mga tops din bibilin, tapos mga dresses, ganyan. Meron po kaming mga loyal na customers naman po na nakakatuwa kasi sila po yung nagpo-push sa amin na mag-effort pa po talaga, na mag-persevere po talaga kahit ang hirap-hirap po ng lagay natin ngayon sa ekonomiya natin. Hindi naman sa mahilig ako mag-sermon o dagdag kaalaman na lang din. Yan, yung sa Tagalog, yung salitang suke, isa sa nakakalimutan ng mga micro and small, medium-sized entrepreneurs, yung konsepto ng suke. You got to own and take care of your customers. Ha? Katulad si Dr. Pai, batiin lang natin, nanonood, Dr. Pai Kalayan. They have their own set of customers, suke, loyal parokyanos. Yun, talagang kanya na yun. Hindi na makukuha ng iba. Ganyan dapat din sa inyo. And mukhang yun naman ang nangyayari. So, yung puhunan mo, dumodoble, tapos lahat kahit papano kayo home production, ito ba meron pa nakikitang pag-expand o future nito, lalo na parang nahuhuli mo na ang kilite, siguro pag summer katulad ngayon ang summer collection. Anong pangalan pala nung store nyo? Ang pangalan po ng store namin ay Thrift Spice po, so balit ukay, thrift, tapos spice, para kayong mga spy na talagang sinisinop nga po yung mga ukayan. Ganyan po. Inspired po siya actually dun sa cartoon na pinapanood namin as children noon, nung magkakapatid, yung Thrift Spice po. Ang pangalan po ng cartoon na yun ay Totally Spice, kung familiar po yung mga nanonood natin. Yun po. Kasi Tres Marias din po sila. Tres Marias po kasi kaming tatlo magkakapatid. So, ayun po. Dun po inspired yung pangalan ng shop namin. Okay. Yung tanong ko, nakikitaan mo ba to ng expansion for it to be mapatagal, mapahaba ang buhay niya? May future ba dito? Or ngayon lang to, pandemic, or hindi nakakalabas sa mga tao kasi? Or pwede mo talagang seryosohin na negosyo?
Actually, sir, pwedeng-pwede po siyang seryosohin. Ito po yung kagandahan ng online landscape natin, yung mga online sellers po natin. Nakadepende po sa'yo talaga kung gusto mo po siyang ituloy or itigil. So, in terms of expansion po, sobrang vast po ng internet natin to have an expansion pa. Bali, kailangan nyo lang po, kung gusto nyo lang pong magpalaki pa ng reach, meron po tayong kinatawag na paid ads. Ayun po, hindi pa namin po natatry yun kasi okay naman po sa ngayon yung mga ine-edit namin tsaka yung mga pinupost namin. Pero sir, meron pong future dito. Pwede po siyang maging main source of income kung seseryosohin nyo po na mas madalas po kayong magpo-post, ganyan. Kasi po sir, pag madalas po kayong mag-post, talagang yung account nyo po dun sa Instagram or kahit saang platform naman po, mas more nalalabas po siya sa suggestion boxes po. Kunyari po, pag nagla-like yung tao, meron pong biglang magpa-pop up, tapos may mga suggestions pa na similar shops po dun sa nilike po nila. So, the more po talaga na active ka, similar po to sa pag-expand. At saka po, ayun po, pagka gusto nyo pong ituloy yung pag-online selling, pag-online thrift shop, pwede po siyang maging sustainable pagka po weekly po kayo nag-post.